kapatid ko. Ito po ang itsura ng emergency hospital ng probinsya ng Kuri. Ayan po, kita nyo ang mga nurses dyan. Yan po ang uniform sa emergency. Iba din ang uniform, hindi pang emergency mga nurses. Yan yung surrounding waiting area ng emergency. Yan, mga nurses, hindi po ako pwede ulit papasok. Ito ang surrounding waiting area. Yan, yun ang mga nurses sa loob. Diyan naman, nagbabayad ako ng bill. Close ang bintana. Alam nyo naman, dahil sa pandemic, kaya close yan. Gaantay. Hospital sa probinsya. Sa gabi. Ayan. Ang parang tent na nakikita ninyo ay para sa pang-emergency sa pandemic na ito. Hindi pwedeng papasok sa loob dyan muna pag magpapatest sila. Temperature. Ayun, walang masyadong tao kasi pauwi na tayo. Medyo humupa-hupa na yung nervyo. Entrance ng ospital. Saan? Yan ang main road. Tapos may convenience store sa baba. Ay, talagang itim. Kahit anong gawin, hindi talaga puputi, no? Yan, hospital din yan. Ito, yan ang hospital din. Yan ang emergency kanina. Yan ang pinaka-main niya. Tapos, tingnan natin ang kamay mo. Pisay na nangyari ang sa kamay niya. Ewan ba kasi itong babaeng ito kung ano iniisip habang kuhugas? Ito ang next day ng accident. Yan ang kabuuan ng ospital. Makikita po ninyo. Ayan, ay punerarya sila sa ospital. Dahil sa COVID, may daan dyan sa likod. Pero, hindi pwede. Dadaan sa harap, the main door nila. Smoking area sila. Ang area na to, yan, smoking area nila dyan. Ayun mga pasyente, naninigarin. Ayan, kuklose ang pintuan, smoking area. Ayan. Ito ang front ng General Hospital. Ayan ang emergency. Yun naman ang pinaka entrance. Ganito nila i-manage dito para i-monitor ang tao. Sulat ang pangalan, anong oras, yung temperature, at tsaka nag-sanitizer. Yan po ang main entrance ng hospital. Ayan ulit, para sa temperature. Ito ang general hospital nila. Sa first floor po ito. Ayan sa second floor. Yan po ang information desk nila. Dyan po magre-register at saka magbabayad. Andoon, doon sa dulo noon ang mga clinics. Hindi clinic, kundi yung mga doctors. Yan ang back door pero hindi pwede. Dyan po sa registration, may number po sila dyan. Kukunin ang number. Ito, kukuha ka ng number mo dito. Yan. Number 133 ang kapatid ko. Diyan siya magre-register. Hindi, may pangalan na siya dyan. Ito, dyan, nandun pa. Malalay ang number ng kapatid ko. Yan ang coffee shop. May mga mesa at tutupan pa. Doon sa gilid. Medyo maraming tao. Ayun yun na red na yon. Pharmacy po yon.
Yan ang waiting area, may TV at saka water dispenser. Pwede uminom ng tubig at saka may tea dyan. Ayan ang kamay ng kapatid ko. Nasa loob na siya, na linisan at saka i-dressing siya. At saka bigyan ng gamot. Ayan, makikita nyo naman ang style niya. At saka yan ang nurse na lalaki nila dyan. Didress sa kanya. Yun naman ang mga nag-check ng attendance. Yan naman sa pagbabayaran ng area. Iba-iba ang uniform sa iba-ibang section ng ospital na to. At mapapansin nyo lahat ng mga nandito nakamask. Compulsory talaga yung mask dito bago ka pumasok. Nasa labas pa kami. Sa harapan po. May pharmacy po sa loob pero medyo maraming tao kaya lalabas kami. Yan po ang sign ng pharmacy dito. Yan, basta red na yak. Ang ano yung red na yon. Pharmacy po. Pasok tayo. Food grinder ito. At parang garbage grinder. Gagawin dito. Kaya nung siya mag-grind yung pagkain. Medyo nga maingay lang. Ganun siya. Dapat may hawak ka na ganito para mag-grind yung nasa loob. Gagalin natin siya. Makikita mo ganun siya. Dapat ito yung pasukan ng garbage food na yun. So, nag-grind na siya. Ganyan ang outcome ng sink dito. Ito, gawin mong dry yung sink dito sa Korea kasi pagkatapos maghugas, kailangan dry yung sink para hindi siya magmumood. So, kaya parang yung pag hindi na pupunasin ng gilid, medyo malambot lang. Ano yun? Slippery ang ano niya. Pasensya na. Halo-halo eh. Hindi ko na maalala kung ano yung word. Hindi din kasi ako sa Tagalog, mga kapatid. Dito nang pagkatapos, ito pampunas ng kamay. Meron din doon sa kabila. Pero meron dito pagkatapos mo, makapaghugas lahat. Ay, pupunasan mo para dry ang kamay mo. Ayan po ang magic sink. Pero ingat-ingat.